Many experts agree na may mass trauma na pinagdadaanan ang mundo dahil sa effects ng COVID-19. Mas madalas tayo makaramdam ng fear and uncertainty. The world feels like such a dangerous place. Ramdam natin that we are not in control. For these reasons, naging sanctuary ng marami sa atin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kumakapit tayo sa mga pangako niyang iingatan, poprotektahan, at ililigtas niya tayo. Pero, paano kung hindi ganong katibay ang ating pananampalataya? Jesus himself spoke about this in the parable of the sower in Matthew chapter 13. Ginamit niyang metaphor ang nangyayari kapag nagsaboy ng seeds ang isang magsasaka. Ang ilan sa mga binhi na ito ay malalaglag sa daan kung saan mananatili silang nakatiwangwang lang. Bago sumibol, malaki ang chance na makain na ang mga ito ng mga ibon. Ganito raw ang mga taong narinig ang gospel. Pero hindi ganap ang naging understanding dito. Kaya kapag biglang may dumating na problema, madali silang kumakalas sa kanilang pananampalataya. You might say na nakikinig ka ng church sermons o nagbabasa ka naman ng Christian books. Pero sapat na ba ito? Kung bata ka pa, nakakapag-participate ka sa larong pass the message. Hindi ba't bihirang makarating sa huling tao sa pila ang word for word na narinig ng nasa harapan? In the same way, mahirap umasa lamang sa interpretasyon ng mga pastor at writer tungkol sa nabasa nila sa salita ng Diyos. It will always be better to go straight to the source para matutunan kung paano gamitin ito bilang protection against attacks from the enemy. Developing a Bible reading habit may feel like a difficult task. Pero alam mo ba na ang average K-drama ay may 16 episodes na may running time na 90 minutes each? Kung 15 minutes a day ka lang manonood, it will take you 288 days to finish one series. Kung 15 minutes a day ka rin magbabasa ng 4 na chapters sa Bible, sa isang taon o 365 days, mababasa mo na ito from start to finish. Hindi nagkakalayo sa panahong gugugulin mo sa isang K-drama, hindi ba? Let's pray. Lord Jesus, patibayan ninyo ang conviction ko to deepen my faith. Ituro po ninyo sa akin ang mga makakatulong sa akin as I seek your face more and more in my life. In Jesus' name, amen and amen. Application: decide on a Bible reading strategy. Maaring magsimula ka sa Book of Mark na tinatawag na action-packed gospel. O kaya ay maghanap ka ng reading plan na kadalas ay makikita sa first few pages ng mga Bible. O kaya gumamit ng mga app tulad ng YouVersion at Olive Tree Bible. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga taga Efeso chapter 6, verse 17. God bless everyone. I'm Jamie Santiago Manuel saying and reminding you na walang excuses sa mga gustong magbasa at makatapos ng salita ng Diyos. Kaya mo yan!